sure you're my angel, you're my angel. What's up mga kaingins? Nandito ngayon tayo sa Carito, Santa Cruz, Manila. Lapit na tayo dun sa destination natin, sa customer natin. Mga 2 minutes na lang guys, dito na tayo sa Quiapo, Carito. Lapit na tayo sa customer natin, dun sa pandangunan. Yan guys, ang tingnan nyo. Dilim ng Quiapo. Tatawid lang tayo dito sa stoplight, tapos pandangunahan. Pakanan tayo dun papuntang Pilya Hospital, Pabilya. Guys, so, tatawid lang tayo dito sa stoplight. Yan o. Nasa Santa Cruz, Manila na tayo mga kaibigan. Malapit na tayo sa destination natin. So tara, let's go. Yo, what's up mga kaibigan. Yan, dito na kami sa destination namin mga kaibigan. Ito Toyota RAV4 na automatic 16 valve. So ito kailangan ko ito mga ka-engil. Malinis ko itong kontak kasi hindi magti-trigger doon sa dashboard yung start. Wala siyang crank, may power pero no start. So i-check natin ito lahat. Lilinisin natin yung relay saka yung mga fuse para walang losses doon sa starter. I-check natin lahat yung wiring mga ka-engil. So ito kararating lang dito sa destination ko. Kita ko na yung RAV4. I-release muna natin to battery to mga kaingil para yon yung fuse box yung mga relay matatanggal natin to para maiwasan natin yung mga lost contact dito sa automatic na to. So tara mga kaingil, lalisin muna natin yung battery dito sa chichik natin yung mga laman loob dito. Tanggalin natin yung battery case mga kaingil. I-fix na natin yung buong mga contact niya para dun sa relay. Pag nalilinisan natin doon, naka-permanent na siya mga kaibigan. Kasi may power siya normally. Wala siyang trigger doon sa starter. So release lang natin doon para masilip natin yung load. Tapos, i-check na rin natin itong mga fuse sa relay. Yan mga kaibigan. Okay, babalik natin mga kaingil yung battery. So, na-fix na natin yung mga positive dun sa ilalim contact dun sa starter bindix. So, i-fix na natin. Tatry na natin kung mag-trigger, mag-start yung mga kaingil. Yung gisam na galam. Wiring na positive. Okay. So, mga kaingil, na-fix na natin. Saan na yung pagkulay-kulay, ano na yun. Kinakalawang kasi itong paan ito. Oh, no! Kita natin yung relay, main relay. Kailangan linisan natin itong mga kaingil kasi umiinit kasi ito pagka nag-lose contact. Kaya dapat lang linisan natin, paputihin natin mga kaingil. Wow! Para hindi na sumabalahin, mahirap kasi yung mga kaingil pagka may lose contact. We'll be right back.
yung pinaka main relay niya sa power, mga kaibigan. Na pag on mo ng susi, magti-trigger siya. So kailangan kapit talaga yung power niya para dun sa supply ng battery, hindi siya maglulos. Mag-iindikit lang yung power dun pag on mo ng susi, hindi mo ma-trigger yung makina. Iniwasan natin. Walang redondo. Walang redondo. Mag-try natin. Start. Power. So, bago lahat, tapakan natin primo, tagay natin sa neutral. Tapos muna natin sa neutral. Saka natin i-start. Sana all. So yun mga ka-angel, ako mi-start siya. Tingnan natin kung papalo yung RPM. Tingnan natin mga ka-angel. So yun, pumapalo yung RPM. Wow! So tingnan natin ulit mga ka-angel, papatay natin, i-start natin ulit kung maganda yung contact dun sa nilinis natin sa min fuse, min relay, and din dun sa bindix na power input ng battery. Yun ang importante dyan mga ka-angel, yung supply niya. So i-shutdown muna natin, tapos tatry natin ulit kung mas mabilis yung starter. So yun, magti-trigger na siya mga ka-angel. Balik natin sa pop. Ganyan lang mag-reset. Kailangan ibalik ko sa neutral. Sa neutral? Oo. Pag nag-start na hindi na siya talaga umandar, na i-reset doon, balik sa neutral. Tapos, yun, okay na. Normal. Park. Shutdown natin ulit kung kaya nyo i-start ng park. Okay. Ah, ganun. Iyanong sa neutral muna. Oo. Ganyan. First start ko mo, bigla yun. Lagay mo siya muna sa neutral. Tapos doon yung start. Doon yung start. Start mo siya. Para 0-0 yung motor box, ma-receive. Kaya pag start na siya, shutdown mo siya. Ngayon, kung nakapark yan, kahit na nalinis mo yun, start mo, hindi mag-i-start. Hindi, wala na. Finish na. Para mag-re-read sa ulit. Yan, pag-i-start mo yan, naka-neutral. Start mo sa ulit. Okay na yan, normal na yan. Balik mo yan sa park. Pero in case lang yan sa mga nagloloko, may lost contact na hindi na siya magpa-power, hindi na siya mag-trigger. Pero pagka-normal naman ganyan, okay na. Kung sa maintenance, yung sabi, pipindutin ko. Hindi yan, pagka tumatakbo ka yan, odometer yan. Halimbawa, babuta ng Pasig. Malalaman mo kung ilang kilometro papunta doon. I-reset mo yan, 0-0 yan. O, malalaman mo kung ilang kilometro. Maintenance, ano, maintenance, ano ba ito? Nakita ko sa amin. O, yung odometer yan, i-reset niya lahat yung mga na itakbo niya. Babalik siya sa normal. Yung ano lang naman yan, is odometer out yan, katulad yan. Pero hindi ito sa trip niya, hindi na magbabago yan. Yan yung pinaka-total, naka 63,000 na siya, takbo, total. Aircon sa amin, tingnan mo nga sa amin, dito sa mo. Yan, yung lamig agad. So yun, may aircon, malamig naman yung aircon. Ayun o, parang yung pawis ko na tubig sa katawan ko naging yellow. Sobrang lamig. Sarap. Wow. Na pakiramdam. Ganito sa yung kotse ko, ang lamig o. Sana all. Okay. So shutdown natin ha, try natin ulit ha. Start natin ulit. Okay. Okay, normal. Yo, what's up mga ka-intel? Yun, natapos na natin kanina yung RAV4.
Yung Toyota RAV4 na automatic, yun, nirotis na nila. Dito naman tayo sa Hi-Ace, mga ka-engine. Wow! Kasi nag-stock up tong brake drum. Bubuksan natin para malinis natin. Ayun, natigas na siya masyado, mga ka-engine. Bubuksan natin yung brake drum. Pumitik. Bubuksan natin itong mga ka-engine kasi masyadong matigas yung brake drum. Tingnan natin yung preno, bakit nag-stock up. Suprang dikit. Ang nangyari dito. Yan, sobrang dikit mga ka-engine. Nagis, hindi bumabunog. So, ito lang naman ang problema mga ka-engine, yung brake drum na sa right side. Hindi kasi umiikot. Yung inakala nila, bearing na. Oh, no! So, bubuksan natin kung anong mayroon sa loob, mga ka-engine. Bakit ganito siya katigas? Si pinersa siguro to ng driver. Naka-handbrake. Minit. Minit yung brake drum. Titingnan lang natin yung mabuksan mga ka-engine. Yan na mga ka-engine. Yan na. Lalapas na siya mga ka-engine. Yan na. Yan. Lumabas din. Grabe kalawang mga ka-engine. Yan mo naman kalunos-lunos na yung sinapit nito mga ka-engine. Oh. Yan na. Umagat siya mga ka-engine. Nakita niyo. Walang maintenance na talaga itong Toyota Hi-Ace. Yan na, tingnan nyo mga ka-engine, oh. Yan o. Oh. Oh. Yan o, oh, powder. Oh, no! Grabe! Oh, 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 kamay, kalawang yan, Sam. Ngayon lang natin yan, brasan na natin, may brass na ito. So, ayan na mga ka-engine, nagaring bakal, tsaka liha ang katapat nito. Sa mga ka-engine. Titingnan na rin natin yung brake fluid yung setas. Hindi, makapal pa yan. Lalagyan lang natin yan. Hindi. Lilinisan natin. Huwag mo ano, hindi kalawa nga yan. Trust yun. Yo, what's up mga ka-engine? Ayun, nakakikrayan lang yung Hi-Ace. Okay na kami mga ka-engine. Maraming salamat. Siya, Philip. Dito ko na lang tatapusin mga Marites sa mga ka-engine. Thank you for watching. Bye! Show your money.